Hi, Chris. Ayan, to get to know Hi. you more, I know because I know some information about you and your background, but interested ko yung malaman kung ano nga ba, what brought you to the US? Paano ka ba napunta sa US? And ano yung nature of your work? Salamat. Thank you sa tanong, Kate. And kamusta? Hello, everyone. Nakarating ako sa US kasi nakatapos tayo ng Bachelor's of Science in Nursing. And dahil doon, nakakuha tayo ng employer na hospital that they gave us the ano yung immigrant visa. Kasi yan ang nag-start kasi tayo sa Pilipinas na medyo gipit tayo sa pera dahil may mom and my dad. Paycheck to paycheck sila. Tapos kailangan ko maging scholar. And then when we were 14, na-diagnose pa yung brother ko ng schizo. Kaya at the age of 14, tumulong na tayo na sa financial aspect, nagbebenta tayo ng mga tostino, ng mga Christmas tree, anything, Avon products para at the same time, hindi masyadong mahirapan sa panggastos sa gamot tsaka lalo na sa education namin. So, ever since bata ba, parang yung US, was it a dream na mapuntahan mo? Yung nung nagbago ka ba nag-nursing, yun ba yung naisip mo? Ganyan. Nung before nung maliit pa lang kami, yung tita ko nasa Canada. Actually, ang dream country namin, Canada. Sabi, kasi nga malamig and then nakikita mo yung snow, mga white Christmas, ganyan. Nag-sink in lang yung nursing nung nag-boom ang, I mean, ang Amerika, nung nag-boom ang nursing sa Amerika. Kaya that's the time, nag-una muna tayong apply sa Canada, but then again, dumating kaagad yung sa The US. Amerika na visa. Yes. You took the NCLEX. Were you a registered? Are you a registered nurse in the Philippines? Nag-practice ka po ba dito? O diretso ka na sa US talaga? Oo, nag-practice muna tayo sa Philippines na mga almost 3 years. And kasi merong minimum requirement sila na dapat may experience ka para mas shorten yung listing nila sa pagdating sa qualification. Kung sino yung mas may experience, kaya tayo nagtrabaho sa St. Luke's Medical Center. Yan sa Quezon City, yung luma pa, pinakauna. Kaya after ng experience, kasi nung habang nag-experience, nag-work ako, yung application ko naka-ongoing na sa Amerika, tsaka sa Canada. Kaya, ayun. Alam mo na na yun yung path na ano mo na iti-take. Kumusta ang paglipat sa Amerika? Growing up in the Philippines. Dito sa Amerika, 13 years na tayo dito eh. Iba, there, may sinasabi kasi there's no place like home. Right? Yung dito, kung wala yung family, tapos walang maraming Filipino around, kasi that's where I started, walang masyadong maraming Filipino, ma-homesick ka pa din dahil sa una sa pagkain, sa kultura nila, kasi usually dito yung mga holiday sarado yung mga mall, then wala rin namang mga Filipino movies na kung saan pwede ka manood every time, kung weekend. Then dito wala rin mga public transportation. Kailangan meron kang sasakyan. Kung gusto mo ng public transportation doon ka sa mga sa city, downtown. Downtown yung tawag natin doon yung mga areas. But at the same time, maganda rin pagdating sa opportunity dahil lalo na pagka nurse, marami kang trabaho na pwede makuha. Left and right yung mga job offers sa'yo. Ganun. But syempre, there are just certain time na pwede nating i-allot sa pagtatrabaho, Kate, no? Pagka mga holidays, gusto mo pa rin na pumunta sa mga kaibigan, sa mga family. Yun yung kulang, yun yung namimiss natin. Kaya every now and then, I try to go sa Philippines to visit my family. This coming holiday nga, yun yung plano natin is Uwi ka. makapag-spend ng holidays. Yes! Kala, oh, alam mo na pag-uwi, magastos din. Kaya, ayan. Maraming pasalumo. Pero ang tatanong ko, saan state ka ba? Nabanggit mo yung walang transportation, public transportation, ganyan. Dito tayo sa Dallas ngayon, sa Dallas, Texas. Texas. So ngayon,
Ay, okay. Nakapunta ka na ba diyan? Just kidding. Nakapunta ako sa ano, sa California at saka sa East and West, pero sa ano to? Chicago, New York, New Jersey, yun, Ohio, and pero sa Texas hindi pa. Ayun. Oh, maganda. Maganda yung mga places na yan. So hope to ano visit in the future. And yung tatanungin ko lang, yung pag-deal mo ng homesickness, paano na gaano katagal or was it an easy journey for you? Siguro yung homesickness, hindi man siya na nawawala. Nag-fade away lang pero hindi siya nawawala. Kasi alam mo yun, yung parang sanay ka sa pagkain Pilipino. My mom and my dad, nagluluto sila ng sinigang. O kaya minsan yung pancit canton, yung comfort food natin. Di ba Oh. yung pancit canton na Lucky Me hot chili mansi. Pag nandito ka, hindi naman lahat yan mabibili mo somewhere. Tapos sa Pilipinas, pag ano, makakapagluto ka, may itlog tsaka kanin. Okay na, dalawang itlog na Oh. nilaga. Okay na, di ba? Then yung mga sa lumaki na kasi ako sa Manila ever since, and then doon pagkalabas mo merong mga nagbebenta ng mga pagkain, karinderya ganyan, kahit na may mga minatamis na biko, yung malagkit yun. Sa first 3 years yun yung adjustment, talagang parang gusto mong umuwi but at the same time kailangan mag-stay, para sayang kasi yung plane ticket na yung expenses. Kailangan Oh. ma-recover mo muna yun, pag nagtatrabaho ka kailangan ma you know how to save and invest, then make sure you plan your time na makauwi ng Pilipinas. Then after 3 years, after kasi 13 years na ako, you started to find your routine. For example, pagka dito alam na namin na mayroong Filipino organization, nagtatro sila ng mga party pag Independence Day, pagka mga special occasion dito sa Amerika, mayroong mga group ng mga Filipinos. Then may mga pumupunta rin dito ng mga nagko-concert. Kaya lumipat tayo sa Dallas. Kasi nandito yung sina Jaya, sina JR, sina Chris Lawrence. Tapos malaking bagay kasi meron din tayong Filipino restaurant, yung JR's Grill. Doon Oh. kasi pupunta mo, doon daming Pilipino. Kaya na naiibsan or na-minimize naman yung homesickness Oh. up to this point. Nakakatuwa, no? Kasi natutuwa ako makita na kahit ang tagal mo na sa Amerika, yung mga simpleng bagay pa dito sa Pilipinas talaga yung nami-miss mo and hindi mo nakakalimutan. Ngayon, napansin ko rin na ang dami mong bagong ginagawa bukod sa pagiging nurse. Hindi ko nga, itatanong ko nga kung are you still practicing your profession, your nursing profession? Kasi parang may business ka. Can you share with us kung ano yung ibang activities mo po dyan sa Amerika? Alam mo yun, Kate, di ba may mga kakilala tayo na nakatapos ng do something different and then they do something, right? Kasi iba kasi yung career sa passion eh. Ngayon, kasi ang motivation naman natin talaga dito na makarating at makakuha ng green card through nursing. But then, ever since nung nag-aaral ako ng college, sabi ng mama ko na, sabi ko kasi accountancy yung gusto ko. Pero sabi na ni mama, Chris, hindi ka makakarating ng Amerika kung accountant ka. No. Ang gawin mo, magtapos ka ng nursing, pagdating mo na ikaw na bahala kung anong gusto mo. Kaya nung way back nung 14 years old, nagbebenta, nadala natin yung skills sa entrepreneurship. Kaya nung pagdating natin dito, 2010 pa lang, dala na natin yung mga paninda natin. Yung half ng luggage ko, puro paninda yun eh, nanggaling pa sa Pilipinas. Yung mga health product like necklace, energy necklace. Kaya 2010, nagsimula na ako magbenta na sa Facebook natin yan. Ang kagandahan, 1 year lang yung contract ko sa hospital. So by that time, after working hour, after 3 p.m., puro nagdo-door-to-door tayo sa bahay ng doktor, dentista, sa mga party. Kaya doon ako nakamit ng accountant na bumili ng product ko. Then because of that, nakita niya yung kakayahan natin na magpatakbo ng negosyo. Inoffer niya ngayon yung world of accounting and wealth planning sa ano dito sa Texas. So from 2011 nag eleven nag pumasok na ako ng accounting industry. From there, hindi na tayo
nagbumalik sa pagiging OR nurse. Oh, wow. Kaya since 2011, after ng partnership namin ng 2014, nagsarili na ako. I bought him out sa company. Kaya ito, full-time na tayo way back 2011 sa accounting, taxation, tsaka wealth planning. So, yeah. Just to give others an brief idea, no? Nag-a-assist kayo sa mga filing of taxes, ganun ba? Ano yung mga Yes. services that you offer? Maraming, ang pag-file ng taxes isa lang sa mga services natin. Ang tinatarget natin ay yung mga merong mga negosyante. At tinatarget din natin ang mga doktor kasi mga malaki makakita niyan, mga $850,000 a year. Ang ginagawa natin hindi lang taxation but also yung tinatawag na investment nila. At nilalagay natin sila sa mga product na wala, na they can double their money and then mas less yung tax para makapag-invest sila sa mga stocks or mga insurance, ganyan. And then yung month-to-month na record keeping. Ibig sabihin, minomonitor natin yung gastos at saka kita nila every month para alam natin kung magkano yung kaya nilang i-invest. So at the end of the year, para makatulong din sila sa mga charity, mga donation dito. So talagang full circle yung services natin pagdating sa accounting and financial services sa mga may business at saka mga doktor na or in general yung mga high income earner more than $500,000 a year. Nakakatuwa. And are your clients a mix of nationalities or predominantly Filipino ano ba to? Filipinos in the US? Nag-start ako nung una kasi ang mga nakakilala sa Pilipino, una mga Pilipino and then dumami yung dito sa Dallas kasi mix, marami na tayong kliyente na Hispanic, na puti, na itim. Dumami yung mga ganun. Kaya kung lalagyan natin siya ng number, 90% ng kliyente ko hindi Pilipino. Ah, okay. That's nice. Congratulations. And oo, napansin salamat. Ko, nabanggit mo kanina na yung pagiging entrepreneur, nanggaling siya kasi sa need, diba? To support your, to help your family. Pero yung interest mo muna sa accounting, saan ang galing yon na nagustuhan mo maging accountant, ganyan? Bale, nag-hire tayo ng mga accountants. More on sa tax strategist ako dito. Ang nanggaling yun, kasi nung bata ka, nung 14 years old, Kate, pag nagbebenta ka ng cellphone, usually hulugan yan 14 years old, hulugan. So, ibenta mo siya ng 250 pesos, kukuha ka ng 320 pesos. Marami siyang numbers. It's all about numbers game para alam mo kung magkano yung kikitain mo, kung nakabenta ka ng 100 na prepaid na cell, naabot mo ba 'yon yung prepaid, yung kinakaskas mo oo, yung naabot ako yan. Card? Yan, may listahan ka noon. Kailangan mo ng number, kailangan magaling ka sa math dahil isinusulat mo lahat 'yan, magkano yung investment mo, magkano yung kikitain, magkano din sa kikitain yung pwede mong paikutin. Right? So tapos ang ginawa mo diyan kung magbenta ka ng prepaid card, yung iba gusto nila, nagtatanong sila kung gusto nila, may nagbebenta ba ako ng pahulugan na cellphone. Kaya from Nueva Ecija, pupunta ka pa ng Manila, i-compute mo magkano ba yung bus ticket, ilang days ka ba mag-stay doon, saan ka ba makakadepend. Kaya lahat yung numbers, it started for me to be obsessed way back 14 years old. Kasi kung ganyan naman ang negosyo bukod sa feeling and passion mo, dapat alam mo rin yung numbers mo. Kaya that's why I started it when I was in high school na may mahilig tayo sa mga accounting mga job ganyan. And alam natin aside from accounting, pinasok mo rin ang sa dami nga ng ginagawa mo, pinasok mo rin ang world of modeling and hosting. So paano ka naman napunta doon? Paano yung naging background mo? May background ka ba sa Pilipinas? Ganyan. Sa Pilipinas, mga game show ang sinalihan natin dyan. Sumasali tayo na sa Game Ka Na Ba? Who Wants to Be a Millionaire? At Pinoy Henyo, ayan. Wow. Sumasali tayo kasi siguro modeling and then gusto mo more on being a celebrity before. Nung bata, di ba pag bata ka, may napapanood ka na mga TV, let's say sina Gabby at saka sina
Sharon Cuneta pa. Tapos nakikita mo yung life nila pa. You always feel na what if na maging artista ka rin. Kasi parang pakiramdam mo yun yung luxury of life. Yung, may mga travel sila, mga press conference. But then, no, na-realize ko, hindi ganun kadali yun. Kasi dapat may looks ka, may height, may connection. Then meron ka rin skill sa acting more than sa looks. Kaya hindi tayo nagkaroon ng experience sa ganyan, sa modeling at saka sa hosting until nakarating tayo sa Amerika. Wow. Kasi dun sa business natin, dahil going back na tumutulong tayo sa mga non-profit organization like Philippine American Chamber, nag-start na akong mag-vlog sa Facebook ko. Then napansin ako ng mga president and mga organizer kung gusto ko daw mag-host ng mga pageant, ng events na for advocacy. So nag-start tayo niyan mula dun sa mami ni Jokoy. I don't know kung kilala mo si Jokoy, yung Yes, Hollywood na Filipino. Of course. Si Tita Harrison, na-meet ko siya doon. And then, very down to earth. Kaya mula dun sa business natin, nakilala tayo sa natural hosting ability. Kaya mula dun, last year, in-invite, kasi nag-start ako ng hosting mga COVID time pa, mga 2020. Bago lang. And then, pagkayari nun, in-invite tayo sa Pilipinas nung umuwi ako last year, 3 months, for fashion show din. Yung mga kaibigan ko na fashion model or fashion designer, mga nagda-design sila mga damit, I support their mga damit nila mula sa Barong Tagalog, sa suit. Kaya by that time, merong Manila's best dress sa Manila. Every October yan. Kaya doon tayo lumakad. So, yun. Kasi naman, you want to try everything eh. Para, you only live once. Diba? Diba? Oo. So, yun. Na-try natin ang modeling, then hosting side by side. Nakakatuwa and very inspiring kasi you are proof na pwede mong i-pursue yung passion. So sa dami ngayon ng mga nanonood na lalo na kasi sa mga Gen Z, ang daming may issue na Gen Z. Hindi nila kaya pang i-pursue yung passion nila kasi they need to earn a living. So ano yung mga advice mo siguro dun sa mga nagwi-wish din na one day ma-pursue nila yung passions nila? I think sa mga Gen Z, ang success Gen naman, Z, so, yung mga kahit, I think success is just between you and yourself. And kung talagang gusto mo yung isang bagay, you have to maximize kung ano yung minimum resources na meron ka. Ang sinasabi ko, lahat naman tayo merong social media. Mm-hmm. Then the social media itself, kung para dun sa mga nag-aspire na magkaroon ng matupad nila yung pangarap nila in their own ways habang wala pa silang kakayahan financially or kaya naman nakatira pa sa family, even nag-aaral pa sila, marami na ngayon paraan, Kate, na ma-expose. Remember, it's all about marketing yourself in the audience given, yun yung maximizing your resources in your minimum. Kaya yung mga nag-aspire na magkaroon ng matupad nila yung pangarap nila while they're young and wala pa silang capability financially, marami ng free resources na pwede nilang i-maximize. Katulad ng social media, they can post contents. Ang isa sa pinaka-popular natin dyan, si Brett Manrock. Mm-hmm. Have you seen? Yeah. Diba? Kasi ang viewer, lahat naman tayo may viewer. Kasi ang viewer is based on kung gaano sila nakaka-relate sa'yo. And pag nako-convert mo yung mga tao na manood sa social media, kahit na less than 15 seconds na reels, just provide content sa TikTok o kaya sa YouTube, people will follow. And then pag marami ka ng follower, people will started to notice, magkakaroon ka ng brand kasi based dun sa mga nanonood sa'yo. Sila ba yung mga Gen Z din na katulad mo, yung journey nila na wala rin stable income, o kaya naman ano yung buhay sa Amerika. Through that, I think wala na tayong limitation pagdating sa pagkita and pagdating sa pagtupad ng mga pangarap natin because of technology. It's all about how you
maximize your resources. Kailangan lang natin maging resourceful and then maging wise sa paggamit ng mga ganitong platform. Dapat nagbibigay tayo, it needs to be more organic, spontaneous. And then yun, ang mga tao, lagi silang magpa-follow sa'yo, makikinig sa'yo. Kahit na nag-aaral ka pa, pwede ka nang mapansin sa sarili mong story. And then through that, there's so many people and agencies na pwede mag-reach out sa'yo or even mga tao na they want to feature you on the magazine o kaya sa TV or even yung mga live interview katulad ng ginagawa natin sa vlogging. Kaya there's no excuse kahit anong situation natin sa life. Ayun. Yun nga, ngayon sa pagdating sa sa hosting, ano yung memorable event na na-host mo? Is there a memorable experience for you? Ano yung favorite so far? Ang nakapag-host tayo sa Pilipinas pagdating sa fashion show, pagdating sa mga birthdays, and then yung beauty pageant. Ang isa sa pinaka-memorable natin is this year dahil nag-host tayo ng Miss Earth. Local, yung state Miss Earth ng Oregon, Washington, at saka Colorado. Ngayon, isa sa mga, yun yung pinaka-first time kasi na mag-host ako sa internationally acclaimed na pageant. Kaya nung nag-host tayo sa Miss Colorado, we met si Tita Rachel Harrison. Then, yun din yung hosting ko na mix. Hindi siya puro Pilipino. And ang hosting kasi, dapat marami kang sense of humor at ad-lib. Then yung sense of humor mo, nakabase sa audience mo. Lalo na kung ang audience mo mga puti, yung mga jokes mo dapat puro pang America. Upgraded. Right? And then nandun yung mga sinati Harrison, yung mother ni Jokoy. Then because of their support, then yung pagpalakpak nila pagka natatawa sila sa mga joke mo. Kaya naging isa sa pinaka-memorable natin experience kasi nga internationally recognized siya, and then also mga high caliber din yung mga tao. Kaya, and then when the show went well, kahit maraming mga drawbacks, kasi gano'n naman ang show sa una, you plan 3 weeks in advance and then maraming changes or tweaking few days or few hours before the exact the event itself. Yeah, which happened this year. I think August siya, or before August. Would you say ngayon na comfortable ka na ba on stage o nakaka-experience ka pa rin ng stage fright? Can you take us through yung moment na nag-host ka, ganyan? Sabi mo nga kailangan mag-adlib, di ba? So, is it from oo, mag oo, na-enjoy mo na ba siya, ganyan? Kumusta na? Na-enjoy ko siya, pero at the same time, Kate, katulad ng ginagawa natin sa larangan ng vlogging na ginagawa mo, you're comfortable with it, but there's always have that anxiety or hindi naman. Katulad ng hindi natin kilala yung audience sa number one, masaya siyang gawin, but at the same time, preparation is the key. Especially sa hosting, dapat hindi mawawala yung parang kaya ko ba to? ano bang intro? Alam mo yung parang sa eroplano, gusto mong mag-trip, di ba? Sabi mo nagpunta ka sa Amerika. Pero masayang yung idea. Pero pag nasa airplane ka na, nandun yung turbulence. Bago ka makarating doon sa taas, nandun yung kaba mo. Pagka magalaw, tapos umiiyak yung bata sa tabi mo, o kaya naiihi ka. Alam mo yung mga ganyan. Ganun din sa hosting. Parang, ano ba sasabihin ko sa una? Kasi bawat hosting is different organization. Meron yung kanya-kanya mga mission, ano ba yung mga advocacy. Dapat alam mo yun eh. Para nang sa ganun, yung mga ad-lib mo, if it's for the kids, yung event, dapat natuturo kayo naman beauty for a cause. Dapat alam mo yung mission, vision, alam mo yung mga founder, ano yung mga background nila. Then yung mga participants, kilala mo dapat kahit papano. Nang sa ganun, it's all about familiarity doon sa event and then sa mga tao. Pag nagsimula ka, ang kaba lang naman talaga nasa first 2 minutes yata yan eh. First 2 minutes kakabahan ka. But then, pag nagpalakpa ka na yung tao, nawawala na, right? Nakakahinga ka na, okay, I got this. Oh. Sa una, may question mark ka na, do I got this or can I do this? But then, pag nagpalakpa ka na sila,
Nakasaya na sa phase 2 ka na ng hosting, nandiyan na yung more on, okay, meron ka ng validation na nakaka-relate ka sa audience. Then the rest will be easier and nawawala na yung kaba, mas na-enjoy mo na. Ang pinaka-importante lang sa hosting, water. Kailangan meron ka talagang bottled water katabi mo na walang ice. Kasi otherwise, mamalatin ka, right? Kasi meron ka talagang part doon na mawawala ka ng boses dahil unang-una mainit sa stage. Akala nila malamig, mainit dahil may spotlight. Then nakaroon, may suit ka pa na suit. And then you go from yung pacing mo, blocking mo, nandoon ka sa backstage, na sa front, ang daming involved na paglalakad dyan, on top dun sa may hawak ka pa ng mga papel para dun sa script, kung meron man. Kaya ayan, andun, masaya din, nakakakaba sa una. Meron ka bang inspiration when it comes to hosting, yung parang people you look up to, hosts you look up to? May actually dalawa yan eh. Actually, tatlo, dalawang lalaki tsaka isang babae. Sa Pilipinas kasi, local, si Vice Ganda. Kasi yung sense of humor, very spontaneous. Parang pakiramdam mo na nasa comedy bar ka lang. Right? Pero meron siya mga tidbits of moral lesson. Mga simple lang mga explanation niya, kung ano yung mga life lesson niya sa Tondo. But then again, inire-relate niya yun kung paano siya nakarating sa success. Yeah. Very grounded si Vice. Si Willie Revillame is number two. Gusto ko din. And kasi nga yung pagtulong. Then yung sa ano naman, si Tony Gonzaga. Sa so mga babae. Yeah, Tony Gonzaga, very proper, alam niya kung paano mag-adapt sa audience eh. Either it's a political conversation o kaya naman either celebrity entertainment. Then, mga talagang yung insights niya, yung direction ng questions niya, it makes it to want you more about dun sa audience or dun sa guest niya. Right. Dito naman sa Amerika si ano, kilala mo yan si Steve Harvey. Yeah. Sa pageant, yeah. Sa pageant, ano, sa syempre. Pageant. Mm-hmm. Sa game show, ayan, si Steve Harvey kasi sa game show yan eh. May talk show so, din, hindi ko lang alam kung still airing nga ba yung sa, yung may... Deal or no deal. Mm-hmm. Ayan, Steve Harvey, ano, na very, naging controversial, pero he was able to rise from that mistake. And, Sabi nga nila, bad or good publicity is still publicity. But when it comes to hosting, do you have a dream hosting job? Especially in America where you're based? Kung papala rin tayo, mabigyan ng pagkakataon. Gusto ko sa mga katulad ng It's Showtime. You're willing to come home and go back? Oo, kung talagang may opportunity, why not? Kasi yung trabaho natin, Kate, online. I do work from home. Kaya kahit na nag-hosting ako dyan, meron din ako dito. Yung income ko na tuloy pa din. Kasi lahat naman ng, bali, magdo-double time lang tayo kasi mag-host tayo sa kung anong oras, umaga man yun. Sa gabi naman, meron kang mga meeting sa mga kliyente mo dito. Kaya, kung mabibigyan ng pagkakataon na and then yung amount of compensation makakover yung expenses, why not? I think it's best to try rather than who knows? Wonder. Anything is possible. Yes. Oo nga. Sana. Pero since you're quoting, is acting something you would consider kung mabigyan ng opportunity? I think hindi sa acting. Kasi more on, Kate, mas gusto kong spontaneous conversation. Katulad ng nasabi mo kanina. Following a script, you have to be molded in the character. Kung either maging Jose Rizal ka dyan or maging heartthrob ka. Kasi kailangan iba kasi ang world ng acting eh compared sa hosting. Ang acting, you have to connect with the character. But the hosting part, you are the character. Gusto mo yung and yun yung, gusto ko yung very natural, very organic yung thoughts mo. And then that's why nung na-interview ako dyan, I'd rather be more on the hosting part. And also yung as part of your hosting,
aside from advocacy mo na pag-usapan natin soon, Mm-mm. ano yung sa your own you have your own YouTube channel, right? Ano yung mga Yes. topics that you cover? Ano yung mga topics you're passionate about? More on the life of the Filipino immigrant sa America. We talk about different things. Hindi siya masyadong seryoso. Meron lang mga 10% na mga topic about accounting or taxation. But 90% are very random. For example, we attended the concert of the Filipino celebrity. O kaya naman, ano yung experience mo sa pag nakapasok ka sa Independence Day celebration ng mga Filipino, traveling also, travel blog mula sa California, Colorado, Texas. And then minsan yung mga random things lang na kumain ka ng you try the new Asian restaurant dito, ganyan. Kaya naman nakapunta ka sa panibagong 5-star hotel, nakita mo yung mga bagong infrastructure sa downtown, na-try mo yung mga first na coffee. Mga very light lang, Kate. Yung tipong habang kumakain ka, na-bump mo yung channel ko, na hindi ka maboboring or hindi ka rin masyado ma-overwhelm sa information. Very relatable, simple lang, and basic. Chris Waikoko yung YouTube channel. Ayan, nakalagay na. You're going to give us a glimpse of what it's like to live in America. Parang ganon. Yes, na tayo yung mga Pilipino. Pilipino pa din tayo kahit dalhin sa Amerika. Enjoy pa din. Kagabi, kumain kami ng lugaw. Nakita mo yun. Oo, na-discover natin na meron palang mga lugaw. Kasi kahit sa Facebook ko, pwede naman nila i-follow din. Dahil di ba, meron ng Facebook. Yung account ko kasi is already public. Kaya they can watch yung reels, yung story. Kaya they can find me anywhere. That's nice. And ngayon, it's time to talk about your passion, aside from your passion now na naging work mo nga, you also have these advocacy projects na you wish to pursue. Ano-ano itong mga ito? Ang number one advocacy natin na ginagawa right now, and this is gonna be included sa Philippines, yung National Center for Mental Health, ang Mental Health Awareness Symposium on this coming August 2024. It's a whole day event. It's a symposium from 9 to 5:30, then gala from 6:30 to 10 p.m. Kasi nabanggit ko kanina na my brother is experiencing schizo. Ngayon, ang mental health symposium, ang slogan natin is "You are not alone." Sorry, anong time ito? US time? Philippine time? Yung time natin, ang gagawin kasi natin, hybrid siya. It's going to be 9:30 Texas time, 9:30 to 5:30. That's going to be mga 9 ng gabi sa inyo. But what we are planning to do is magkaroon ng Zoom through that, o kahit na meron silang replay that they can watch it replay pagkagising sa umaga because of the time difference. Going sa advocacy natin, you are not alone. Sabi ko nga, on my journey, we cannot change the past. Kate, meron din tayong mga past na gusto mong balikan na sana na bago, right? But that's, I think, what get us who we are, where we are right now. Kaya sabi ko, if I cannot change the past, we can change the future of every family that will attend and be participating to this event. That mental health, it's a relevant topic. It is not something na hindi dapat ikinakahiya kahit na single mom ka, estudyante ka, tatay may business ka, any ages, it's part of our journey as a human. But ang overall goal natin doon is us as nakaka-experience is more like an healthy, effective communication, and also sa mga recipient naman is how they can perceive and how can they handle this kind of conversation. Kasi kung hindi, kung ini-ignore natin, di ba, minsan ni Kate, may mga kausap ka, sasabihin nila, ay nako, nag-i-inarte ka lang, or no, ano ba yan, gusto mo lang yatang mag-absent sa work, right? So yung mga ganyang mga conversation, nagli-lead yan para mag-worsen yung condition mo, na i-seclude mo yung sarili mo, magkaroon ka ng feeling of doubt and hopelessness and helplessness. Kung hindi ma-address sa una pa lang effectively, it might be a lost cause.
na ang daming potential. Alam naman natin, suicide at mataas ang rate dito. Eh, sayang naman yung tao na hindi natin napakinggan healthy and effectively na naka-reach out sana tayo. Kahit naman, hindi naman importante na sa pamilya mo makipag-usap eh. But sometimes, pwede ka makipag-usap sa mga kaibigan, kahit na sa mga katrabaho mo that they know. Kaya yun yung mga audience na tinatarget natin na maka-attend. Oo, natutuwa naman ako kasi I'm a positive psychology practitioner and I really appreciate what you're doing. So, aside from mental health, any other projects? So, pero just to be clear, you're trying to help promote, no, mental health awareness in the Philippines and aside from the US. So, Yes. Kasi yung proceeds din, this is a non-profit, nagtayo tayo ng non-profit organization. Yung proceed nung sales doon sa symposium, well, proceeds will be donated sa National Center for Mental Health Philippines para mapaayos yung, meron kasi pagpasok mo sa loob, marami pang dapat gawin, katulad ng mga sirandaan sa National Center for Mental Health. Merong mga undeveloped building, pwede rin magtayo ng kahit na papano yung mga livelihood projects. But then also yung part ng ibang proceeds sa Mental Health America naman. Kaya, oo. Kaya ano siya, global talaga yung project natin. For those interested, where can they find more information about that event? Meron na bang website, Yung, any IG account? For now, this is only a 7-week-old na project. Nag-start lang kami mula sa conception planning phase. But they can always reach out to me sa Chris Y. Coco, like either sa Facebook page. They can reach out to me for the meantime until we're now developing the website. Kaya we could always entertain and have a meeting. Or even dun sa website ko ng company ko. Sa ycotax.com, they can book or reach out to our email. But now, for now, ang pinaka-easy access nila sa Facebook. O kaya LinkedIn din, Chris Y. Coco. Kaya maraming paraan. They Thank can reach out to us. you. And to wrap this up, any message to those Filipinos here na dreaming of pursuing a life in the US or being successful din? Masasabi ko lang, never believe your doubt and never doubt your belief. You have to believe na kaya mo, kaano-ano man yung gusto mong gawin. Kasi wala naman sa laki ng ano yun eh, ng pangarap, but sa laki ng dedication and commitment mo para ma-achieve yung dreams mo. But then, ang sinasabi ko, aside dun sa ambition or sa dream natin, importante din ang financial planning. Ibig sabihin, sa Pilipinas pa lang, matuto ka na makapag magtipid. 10% ng income, dapat meron kang savings. 10% na another 10% dapat sa investment. And then yung natitira, yun yung panggastos. Kasi kung hindi ka effective sa financial and sa personal budgeting mo, hindi ka rin magiging effective whatever career you want. Kahit nasaan ka, Pilipinas ka man, Amerika, sabi na nga nila, if you cannot manage a small amount of income and you're still having a hard time, you cannot manage a bigger source of income, lalo na kung makarating ka sa Amerika. Kasi ang daming mga Pilipino, they overspend. They always buy things na hindi man nila kailangan. Kaya, yun, financial planning is important. Never give up. Never lose hope. Kailangan lang yan. And at the end, laban lang. Always be thankful for things na meron ka. Thank you so much for that inspiring message. Ayan, wait lang. Stop.